mga boss, idol, tara na't pag-usapan natin ngayon ang balita sa naging Game 7 ng Barangay Ginebra at Bay Area Dragons. Talakayin na rin natin ngayon ang tatlong bagong sentro na pinagpipilian ng Los Angeles Lakers. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin to. Nga pala mga boss, idol, bago tayo magsimula, isang good news nga ngayon ang lumabas sa ating kababayan na si Kai Soto. Ayon nga dito sa last 4 games nga ngayon ng Adelaide 36ers ay isasagad na nga daw ni Coach CJ Bruton sa 20 minutes sa game ang minuto ni Kai Soto. Nagdag pa nga dyan, maipapakita na rin naman nga dito ni Kai Soto at mapapatunayan na deserve niyang makakuha ng ganitong kalaking minuto. Tara na't sundan nating pag-usapan ngayon mga boss, idol, ang balita sa Lakers. Mga boss, idol, para nga sa kaalaman ng lahat, target nga ngayon ng Lakers na kumuha ng bagong sentro, which is inuunti-unti na nga nila ngayong pagpilian. Lingid nga sa kaalaman ng lahat mga boss, idol, ngayong araw nga ay nagsimula na mag-workout si DeMarcus Cousins at si Meyers Leonard sa Lakers facility ngayon. Ayon nga sa balita, kompleto rin naman nga dito ang lineup ng Lakers, which is magandang balita lalo pat kung sino man sa kanila ang mapili ay makakabisado agad ang rotation ng kanilang lineup. Bukod nga mga boss, idol, kina Cousins at Leonard, meron pa kang inilabas ngayong balita na iimbitahan rin naman nga ng Lakers front office na mag-work sa kanila. Ang ispang big man na si Hassan Whiteside is na rin naman nga ito sa free agent sa ngayon at naghahanap rin ng bagong team. Kaya mga boss, idol, ano sa tingin nyo? Sino nga ba sa tatlo ang nababagay na kunin ng Lakers at bigyan ng 10-day contract lalo pat usap-usapan na ngayon sa loob ng kanilang organization na hindi na nila iririnyo pa ang 10-day contract ni Sterling Brown? Matapos nga ang 7-game series, sa wakas tinumba na nga ng Ginebra ang Bay Area Dragons. Pinangunahan nga ito ni Justin Brownlee na halos 2 minutes lang ang pahinga, 34 points. Dinagdagan rin ni Scott Thompson na may 18 points at Japet Aguilar na may 14 points. Para nga sa kaalaman ng lahat, hindi pa nga natatalo si Brownlee sa finals. Maagang natambakan ng Ginebra ang Bay Area Dragons, kaya naman pinanatili lang ng Ginebra ang kanilang kalamangan hanggang sa pagtatapos at hindi na pinahabol ang Bay Area. Masasabi nga natin na maganda ang pinakita ng mga Pinoy kontra sa mga Dayo. Di nga natin maikakaila, halos dugo at pawis ang binuhos ng Ginebra para matalo lamang ang mapangahas at malakas na Dayo. Bago pa man nga magsimula ang finals ay marami na nga ang haka-haka na underdog nga daw ang Ginebra dito sa Bay Area Dragons. Ngunit pinatunayan pa rin naman nga ng Ginebra na hindi mananalo ang Dayuan dito sa ating bansa. So yun lamang mga boss, idol. Yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap. Thanks for watching.